payo sila nun. Pero, di ba? Well, we'll have to see that. I believe pwede, alam ko po. Hindi mo hahatakin sama-sama kayo doon kung maghahatakin mo ng buhoyo. Kasi pagka pumatong si Glue, considered as one unit na yun. Oh, okay, oh, diba? Okay. Iba iniisip mo eh. Para mo pinipitas yung prutas eh. Diba? Tiniisip ko lang. Malay mo naman may mga possibilities. Ah, possibilities. At syempre, bilang former pro player, nagiging creative tayo. Pinasok nila rito si Kikitat ah. Ay. Saka si Habos. Wala ngayon dito si... Ay, pinapaikot din na yung mga players ngayon dito ng Monster Anarchy. It's either pinasok na mercy si Keke mode ba to para sa Monster? Kasi sabi nila, basic naman pala tong Zipper eh. Diba? Actually, ang pinapakita dito ng Monster Anarchy, kahit paikut-ikuti namin yung mga player, lahat kami gumagana. Yun ang magandang yun ang pinaka-statement dito na nararamdaman ko. Kasi kung sabi ng Zipper Esports, huli na natin laro nito. Hindi, ibay natin player. Oo, ha? Pero statement game to mga kaibigan para sa Monster Anarchy change. Changing their players right off, right after game one. So, ito ngayon ang magiging maganda rito, Prof. B, in terms of, ano eh, parang chess match. Kung nakaredy na yung Z4 kanina sa playstyle ng Monster Anarchy, na yung kumbaga yung adjustment, nag-adjust na sila, okay, ganito yung ginagawa nila, ito yung mga players na to. Tapos bigla mong binago. So, ngayon, it's either double-edged to para sa side ng Monster Anarchy, pero mas malaki yung chance na mas maging positive. Kasi hindi ngayon alam ng Z4 kung paano na naman ang gagawin dito ng Monster Anarchy. Medyo nangangapa sila sa kanilang laro mismo dito. Sensui going in with the jump. Napakaganda ng dodge dito pero naka-first blood on the bottom lane. Si Havos patay for the next 5 seconds. Ang ganda ng pagka-flick out dito ni Dian. Ang ganda talaga nun. Saktong-sakto yun. Diba? With the Thorn Rose na pagpasok. Oh my! That was, ako, worthy clip yun ha, Prof. B. Mm-hmm. I mean, yung ibon biglang nawala. Sabi ko, saan napunta? Tapos nakita ko sa mapa, nagtitipi na lang pa uwi. Tama. And napapansin ko dito ha, kung gaano kabilis yung reaction din dito niya, kahit medyo matagal na, etong si Dian, hindi pa rin nawawala yung kanyang killer instinct. Alam mo, ang papansinin mo dito with Monster Anarchy, lagi silang gumagawa ng rotation before mag-start ang first turtle. And it's one of it. Pero look at the Blazing Do It Pro by Kekedot. Hindi pa enough yung damage. Pero hindi nila kailangan yung damage. Ang kailangan nila is makuha yung turtle. Knowing na magkakaroon sila ng shield, upper hand agad para sa dito ng Monster Anarchy. Tried contest naman dito ang Z4 Esports. Pero ang ginawa ni Kekedot, imagine yung ibon mismo. Pinasok na rin dito. Patay ang dalawang ibon sa dalawang kupunan. Yung ibon, pinapasok mismo ni Kekedot. Pero ano eh, worth it pa rin yun, yung paghatak mo na yun. And not to mention, that was Dian. And ito kasi iisipin mo dito, probably, you always want to have your Farsa in highest level and with damage. Damage. Diba? So, the mere fact na ilang beses na napapaurong nila, napapauwi dito si Dian, is not only being deprived ng XP, but as well with gold. Ngayon, yung damage na kakailanganin nila going into the mid-game, medyo kakapusin against Monster Anarchy. And rotation na naman, huge rotation to, pinagawa dito ng Z4 Esports, nararamdaman to ng team Monster Anarchy, mumuti ka mahuli yung Lancelot nila. Lakas and makiramdam. That's a huge, a misplay para sa dito ng Z4. Naku, oy! Tsaka kanina ka pa gusto nilang hulihin dito pero it's only a trap. Alam pala dito ng mga Monster Anarchy na meron nakatago dito para sa side ng Z4 Esports habang tumataro na rin dito si Luis Bad Boy mahuhuli etong si Friends. Muntikan doon si Dian. And the mere fact na nabuhay siya, nakita mo yung impact ng isang Farsa whenever in team fights, ramdam na counter engage nila yung Monster Anarchy. And Sensui hindi pa pinlanong umuwi. Mahabol ba siya ni Rad? Yes, he does. Ngayon si Kekedot, tatlong miyembro dito ng Z4 or rather ng Monster Anarchy. Pero worth it yun, Prof. B. Hinuli niya eh. Yung kanina pang malikot na si Sensui, doon na palalim, nakita natin ang daming mintis na bala ni Kekedot. Kailangan mas maging on point yung kanyang mga Blazing Duet dito. Oh my. Ito mga kaibigan, ha? Baliktad ngayon ang spectrum ng laro na to. Kung kanina, Z4 Esports ang alanganin on the early game, bumaliktad ngayon ang tarima. Prof. B, Monster Anarchy, sila naman ngayon ang lumalaban dito on the back end. Pero looking at the gold, it's just a 1,000 lead. Pero ang ganda na ng pwesto dito ni Havos, ha? Sa baba. Talagang
nakaharang niya na yung mga minion waves. And isa ito sa pinaka nakakainis pag lumalabang ka ng isang Uranus. Kinakancel niya kagad ng isang linya dito pero trying to hold. Ayan na ang kanilang split-split. Nasa ng pass-pass. Grab-grab. Inaabangan ko rin dito kay Luis Bad Boy at nino-normal-normalings lang dito ni Keke Dot going away para sa dito ni Z4 Esports trying to go for the turtle. Nakakapagtaka na inis inumpisa nila pero hindi nila tinapos. Ang ito kasi ang nangyari, Prof. Nangyari? Kailangan nilang bumalik kasi hinaharang nga sila doon ng Uranus. And not to mention na konti lang din yung buhay nila. Kailangan nilang ng isang member dito for Z4 na bumantay para dito kay Habos. So nakikita mo ngayon ang play dito ng Monster Anarchy para sa pag-comeback nila dito. Hinahayaan lang nila si Habos na magkumbaga, humihingi siya rito, okay, hindi nyo ako papansinin. Mayayari yung mga tore nyo dito. Tapos, not to mention, yung mga minion wave sa baba, walang nakikinabang in terms of gold and in terms of XP. So, yung kailangan nilang pakitaan dito is the hero distribution. Flicker out! Ang layo ng tinalo ng mga members dito ng Monster Anarchy. Good move for the side dito ng Z4 Esports. Pwede nilang gawing bait yung tore dito. Kung sino mo magdidepensa, apat sila na andyan. Halos lahat ng sulok alam nila. Tignan natin dito, Expo trying to go or go home. Hindi, na-misposition pa ata mga members dito ng Team Z4 Esports. Sila ngayon ang inahabol pero sila nag-umpisa. Reggie habang tinatahi naman ni Sensui ang kanyang daan dito. Trying to sustain ang kanyang sarili. Irad waiting for the final moment. Ito na nga moment na hinihintay niya with that punch as well. Fake back lang ang ginawa dito ng Z4. Alam nila na nagtitip out to. Lumipad na rin dito si Friends habang naipit na si Dog Dakiri right in front of some members dito ng Team Z4 Esports. Aatras na rin and down we go. Irad will fall down. Nakita mo yung pincer gaming doon, Pro. Na sandwich method. Na sandwich talaga sila. Ito ang ginawa, okay? Oh. Sumugod ngayon yung Monster Anarchy. Tapos, to the point na halos makalahati nila. Or rather, one-fourth na lang yung buhay doon ni Habos, that Uranus. Tapos, pinakagat niya. Umalis siya doon. Tapos, habang hinahabol ng mga members ng Z4, saka naman umiikot sa likod ang mga members ng Monster Anarchy. Nakita mo si Dial lumipad palabas. Lumipad ng ibang game. Sa iba lumaban. Sa iba na lumaban, kailangan ng tumakas eh. Parang kanya-kanya na tayo, tol. Diba? Yung kunat, doon mo mga ngayon, marirealize na yung brute force blade, breastplate dito ni Abos, talagang naging effective, worth it, at wow, what a comeback from Monster Anarchy. Tingnan natin, nakuha na naman ng Monster Anarchy ang kanilang upper hand dito, which is very scary. Na nakukuha nila pabalik yung momentum, plus meron silang si Keke Dot. The ticking time bomb na marksman. Alam natin yan since noon pa. Once na nakabuelo yan, kahit sino pwede niyang bakbakin. Alam mo, gusto ko makita dito kung paano yung itemization na ginagawa dito ng Monster Anarchy. Kung nakakaskaya bang sumabay ng C4 dito sa items na meron sila given dito sa Monster Anarchy. Let's see kung ano nga ba yung mga items ng Team Monster Anarchy. Ayan na. Grabe. Tignan mo to, ah. Twin Blade. Calamity Reaper. It's all about the damage para dito sa Kaja. And Prof. B, buo na yung first two items dito ng Keke Dot, which is something had to be mentioned. Pero now, papasukin na nila dito Z4 Esports. Alanganin na naman, Prof. B. Napalalim masyado dito. Etong si Habos. Habos si Sensui as well. Iniwan nandito ng mga members. Tinitignan natin dito yung bag na kasali. Sensui trying to back pero nahuli na siya dito ng mga members ng Z4 Esports. Dian as well as si Irad down for the next 20 seconds. Si Habos, tingnan natin kung may makukuha sila sa mga tumatakbo members ng Team Z4 Esports. Dr. Kiri trying to sustain. Hindi ata magandang ginawa niya. Inilaban pa. Three-man rotation. Down we go. Ang core na si Doc Nakiri. Yung prolonged team fight, Prof. B, ito ay nagiging problema ngayon dito sa Z4 Esports. Kaya nilang yung isang burst. Pero whenever someone na hindi nila napatay agad tapos nag-regen, like for example si Havos, and not to mention even with Friends, na pag nag-guiding wind siya, ang dami niyang napapatakas dito. And Z4 Esports, kakapusin na sila ng damage. Meron lang silang isang rekta. It probably, you can call it glass cannon. Sa basag, pag hindi sila nakaburst or nakapatay, alanganin na kagad sila sa team fight. Nakagad MM sila eh. Tingnan natin dito, trying to hold control as well. Makakaligtas ka ba? Sabi ni Prince, sumakay ka na sa akin, mga Sensui! Ito na nga! At hindi sapat para iligtas, si Sensui nagpaka-risen ang Team C4 Esports. Pero commended yon, Prof. Kung nakatakas yon, sobra-sobrang lupit. Tingnan mo naman dito si Keketa, nagsosolo na lang mag-ultimate. Hoy! Tingnan natin, trying to go for the shaken and bacon, pero inabangan pa rin siya doon. Nakita mo si Keke Dot, tol?
Parang naghinto na traffic. Nagkakakaway. Oh, dito, stop muna dito sa taas. Nag-iikot yung... Nagkakakaway lang. Ito naman eh. Naging traffic enforcer si Kiki Dat. Doon parang nag-uulti mag-isa. Nagbitaw lang siya ng mga ligaw na bala. Eh sabi nga naman kasi nila, walang magaling sa gera sa ligaw na bala. Kaso, siya yung naligaw. Naligaw nga doon yung Claude. Pero so far dito, Brocky, kung yung early game eh, nasa C4 Esports, Monster Anarchy, mukhang nasa kanila na naman yata ang driver seat dito. Pero pantay pa to ha, pantay pa to sa ating paningin in terms of gold, in terms of towers, pero in terms of Lord, Z4 sila. Zino-zone out nila ngayon dito ang mga members ng Monster Anarchy. Malaki rin naman chances na makapasok etong si Sensui. Eto na nga, tinatahi niya ang daan papasok dito sa Lord. Inaabangan ko Sensui kung dadive. Eto na ang pag-dive! Wait, na-tretre sa mukha! Nakuha naman yung irad! Nahuli si Dian dito ni Fritz. Blessing duwet sa mukha. Sabi, hindi na to traffic! Iinto ko mga tibok na mga puso niyo! Reggie with that pag-catch! Grabe naman dito, buhay! Si Keke backing away with a BMI out. Naiwan dito si Fritz. Habang si Havos, pinapuncture niya yung mga members dito ng Z4 and good move para sa team Z4. Uy! Di ba tapos? Bumawi sila doon, Prof. B. Okay, they were chasing Ay! Z4 Esports pero ira! Bang! Mukhang ano ha. Yes, nasa Z4 ang Lord pero those were three members down. Oh no. Parang halos nabawi lang din yung nakuha na Lord dito ng Z4. At lumalakas na, nararamdaman ko na dito, ah, nagkakaroon na ng impact dito in terms of damage si Keke Dot. Kumbaga, ito na yung time to shine eh. And even with that Kaja, hindi natin masyado pinapansin dito sa stand. Oh. Pero ang bilis nilang mang minus one with this. With this. SB Kaja kasi yan eh, the setup burst. Imagine, ang usual thing lang is pagka nag-setup ka, ibibigay mo sa kakampi, di ba? Mm-hmm. Etong build ni Stan, pagka-setup niya, pagbigay niya, it's either patay na, bangkay na lang ibibigay sa inyo, or konting kanti na lang. So, ang laki ng binibigay na damage ni Stan dito, naka-full magic damage siya, which is hindi rin alam din talaga ng mga members dito ng Z4 Esports saan manggagaling yung lambat neto ni Stan. Oo. So, well, ang pwede nilang gawin dito, syempre, kailangan nilang i-front talaga lagi dito si Luis and even with Irad. Pero ano ah, kung kanina nung early game, eh, ang ganda no, na pinapakita dito ni Irad going into the late game, or rather mid game pa lang naman to eh. Parang lagi na siyang nahuhuli, Prof. B. Oh. And ito ang tingin kong nakiging trabaho lang ni Stan. Pero hold that thought, mukhang may mapipitas at yun ay si Fritz. Nakaramdam dito si Fritz. Mag-face check lang siya doon, pero ang ginawa dito ng Z4 Esports, alam na namin yan. Pepuesto ka dahil ginagawa rin nilang bait etong si Havos. Nahihirapan din kasi dito si Irad, Prof. B. Parang siyang nagsashadow boxing. Alam mo yung parang gusto niyang sumapak, pero parang hindi niya makita kung sino yung dapat niyang sapakin. Eh na mahirap dyan na ikaw yung nagsashadow boxing. Shadow boxing na nga lang ginawa mo, nagulpi ka pa. Oo. Oh. Ito yung sumunto ka ng ano, yung sumunto ka ng, ang tawag dito? Puno. Hindi ng puno. Dahon. Nung pinaka-punching bag mo, tapos bumalik sa'yo. Ay. Parang ganun eh. Parang may reflect. May reflect. Oh. Diba? Ganun yung nangyari. Oop! Nakita mo naman yung kalawit na yon, Kuya Reggie. Kalawit ng kamatayan niya. Grabe ah. Grabe. Sinusukat din kasi yan eh. Yung first kill niyan. Oh. Pagka tumama yung first kill mo doon sa pinakadulo, ibig sabihin abot ng kalawit. Exactly. Pero ito ah, Luis, regardless na makunat siya dito, may kalalagyan siya, Profi, pero nakita mo. Daming poporing. Keke Dot and Sensui, binakot na nila lahat. Pero buhay pa din, may padila pang kasama rito si Luis. Alam ngayon dito ng Z4 na walang Blazing Duet and Tornado, or rather a Phantom Execution. Pero mabilis lang naman ang mga cooldown nun. Pero given na Lord, nalabas na yung Lord, this could be a good opportunity for Z4 Esports to try this one out. And ang maganda rin kasi inimpisa nila, maaga pa sa maaga pa mga members dito ng Monster Anarchy. Sila may upper hand ngayon in terms of position habang nasa likod si Reggie, dalawa sa baba. Eto na si Reggie, hinatak na nila, trying to control. Eto si Stan, will fall down. Ayun na, kanya-kanya mga retro dito na nakuha dito ng Monster Anarchy with the Blazing Duel sa dalawa members ng Z4 Esports. Trying to control, we are angry na para sa Z4 Esports. Abante lang ng abante right after makuha ang Lord dito, umatras bigla. Ang ganda na sana. Ang ganda na sana nung pagka-opening doon ng Z4 Esports. Mm-hmm. Eh, pitas na kagad doon si Stan, which is the Kaja. Kaso nga lang, this is still a Lancelot. Ang hirap makipagsabayan in terms of retribution. This is the highest possible damage that you can ever have sa laro ng Mobile Legends that I know of. Retribution, Thorn, Rose, Prof. B. Mahirap talagang sabayan dito. And now, the driver C once again going to Monster Anarchy. How will Z4 Esports react dito, Prof? Ang kailangan na lang talaga nila is tamang depensa, wait for the next Lord. And props sa ginawa ng Z4.
hindi tumagal yung Lord. I believe parang two waves lang nabitaw nung Lord, eh, di ba? Sinalubong agad nila eh. Kasi ramdam naman nila eh. Kaya nila ipalag to. Ang problema lang is, good yung nahuli din dito, pero mas may ikagaganda sana kung may iba pang nahuli ang kanilang Ruby or si Reggie. Mm-hmm. Like, for example, yung Retribution user or si Sensui nahuli niya, kasama rin si Stan. Good move, if ever. So, yun yung pinakatrabaho dito. Ang pressure talaga nasa side dito ni Reggie kung sino yung mahuli niya at ma-pick off nila. Kailangan din niyang maging maingat dito. Ito, ano, no? Kung iisipin mo, ang hirap din kasi manghuli dito sa side ng Monster Anarchy. Sobrang mobile ng mga heroes na meron sila. Siguro, the easiest that we could get is probably have boss. Pero, pwede niyang alisin lang kagad. Pero ito, sneaky Z4 Espo. Ito na nga yata si Frinz ang kanilang napili. O, yan nga. Yan na nga. With the Blazing Duet sa dalawang members dito ng Z4 Esports, nauna naman si Irad at hinahabol na mahuletaya si Habos with that pagsalubong. Pero mas pipiliin nila si Doc Nakiri. Lagpasan yan. Gusto namin yung inyong marksman. Inahin na rin ang daan. Patay with a 240 gold. Dian palabas na at pabalik sa kanyang mapa dito. Dian as well will fall down. 3-man down for the side of Z4 Esports habang nakabanti pa ang kanika nilang mga minions dito sa gitna as well as sa taas na linya ng Z4. Nakita mo yung gusto lang pupunta sa puno dun si Dian eh. Pero wala eh. Kinakapos na talaga sila dito. Tatlong miyembro ngayon dito ng Z4 Esports ang nawala. Dalawa na lang ang nag-hold ng line dito, Prof. B. Oh no. Mukhang ito na to. 2-0 yata ang Z4. And yun na. Pinakita dito, Monster Anarchy sealing the deal.